Walang epekto sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Iglesia ni Cristo ang nangyaring paglantad ng mag-inang Teni at Angel Manalo sa mga aligasyon ng pagdukot at pagbihag sa hanay ng Iglesia ni Cristo. May report si Weng De La Fuente. Weng? Yes, Jandy, wala ngang naging epekto sa mga isinasagawang paghahanda para sa 101st anibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa darating na Lunes, July 27, ang sitwasyong naging resulta ng lumabas na YouTube video ng mag-inang Teni at Angel Manalo para humingi ng tulong dahil sa aligasyon ng panganib sa kanilang buhay. Sinabi ni kapatid na Edwin Zabala, minister ng Ebanghelyo at tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, na napatunayan naman na walang katotohanan ang mga aligasyon ng abduction at maging ang isyu ng mga umano'y nawawalang ministro ng Iglesia ni Cristo. Mismong ang pulisyaanya at ang lokal na pamahalaan ay napatunayan kaninang madaling araw at kagabi pa sa kanilang assessment na walang abduction o hostage taking gaya ng ipinapaskil na placard sa bintana ng bahay ng mga Manalo sa Tandang Sora. Pansamantala din anya na wala munang ilalabas na opisyal na pahayag ang Iglesia ni Cristo dahil sa mga paghahandang isinasagawa nga para sa anibersaryo ng INC sa Lunes, July 27. Pakinggan natin ang pahayag ng kapatid na Edwin. Yun na nga, kung mapagmasid ang taong bayan at kasama naman ang mga kapatid namin sa taong bayan, pag pinagsama yung statement na inirelease nung umaga at saka yung naging pag-amin at paglitaw ng katotohanan nung gabi, taken together, matalino ang mga taga-media, matalino ang publiko. Sapat na yon. So walang dapat na maging epekto. Tuloy lang ang aming ginagawa. Yung talagang nakafocus kami ever since naman nasimulan yung pagpaplano para sa closing ng sentenaryo. Yun lang. Wala nang iba. Yan ang bahagi ng pahayag ng kapatid na Edwin Zabala, ang minister ng Ebanghelyo at tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo. Bukas, July 25, ay nakatakdang isagawa ang Unity Games International sa iba't ibang sports facilities dito sa Metro Manila at sa bahagi ng Bulacan, kabilang na ang sa siyudad de Victoria sa Bukawe, Bulacan. At sa araw naman ng Linggo ay nakatakdang isagawa ang special worship service sa loob ng Philippine Arena at sa Philippine Sports Stadium, dyan pa rin sa bahagi ng siyudad de Victoria, na pangungunahan naman ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid Eduardo V. Manalo. So yan muna ang latest. Back to you, Jandy. Maraming salamat, Weng De La Fuente.